Okay, so for today, we will be discussing the second lesson for Module 1, which is the principles of photography. So, a photograph is the mechanical and chemical result of photography. This means, yung picture ang resulta ng photography. The action is photography. Yung paggawa, yun yung photography. Yung resulta, again, is called the photograph. Kaya sinabing mechanical because it is a product of the use of the camera. And chemical because it is the product of the development process of the photograph. Okay, mechanical dahil sa camera, and then chemical dahil doon sa pagde-develop doon sa film at doon sa ating photo paper. To produce a photograph, light is needed aside from sensitized materials. If you can remember what we discussed last time, yung definition ng photography. We cannot take a picture without light. So imagine niyo lang ang isang lugar na madilim. Syempre walang light, madilim nga eh. Wala kang makukuhang kahit anong subject o wala kang makukuhang kahit anong picture kasi nga walang light. Okay, pero kung meron kang light, kahit konti lang, then meron kang makukuhang image. Then, lights reflected or radiated by a subject must reach the sensitized materials while all other lights must be excluded. And then, the exclusion of all unwanted and unnecessary lights is achieved by placing the sensitized material inside a camera because hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin ang light. May mga pagkakataon na kailangan mapigilan natin ang exposure sa light ng ating sensitized material. Okay. Anyway, later on natin madidiscuss talaga yan in more detail sa ibang module natin. The amount of light on the sensitized material after exposure is not immediately visible to the eyes. Hindi mo siya makikita agad. Kasi makikita mo lang to kapag na-develop na. So, to make the formed image visible, it must undergo, ito yung sinasabi ko, the development process. The visual effect that results from the chemical processing is dependent on the quantity and quality of the exposing light. So, magdedepende din sa dami ng light na naibigay natin doon sa ating photograph, yung magiging resulta ng ating photograph. Kaya siguro narinig nyo na yung term na underexposed, overexposed ang isang image. Pag sinabing underexposed, madilim, kulang sa liwanag. Pag sinabi namang overexposed, sobra-sobra sa liwanag. Kaya sabi nga dyan, yung visual effects, the visual effect that results from the chemical processing is dependent pa rin doon sa quantity and quality nung light na ginamit sa pag-expose doon sa pagkuha ng picture. So, hindi lahat ng resulta ay magdedepende doon sa development process. Kasi majority will still be depending on the photograph taken using the camera. The more light will yield an opaque or black shade on the sensitized material after development. Naalala niyo yung term na negative? Yung kay Talbot. Kapag sa negative, lahat ng mga maliwanag, sila yung dark doon sa ating film. At lahat doon sa ating negative. At lahat naman ng madilim sa actual, katulad ng buhok, it's ito, kulay black. Sa negative natin, it's light-colored. Kaya nga sabi dito, more light will yield an opaque or black shade. Mas maliwanag, mas madilim yung shade niya. Then, too little light will produce a transparent or white shade. Kapag madilim, medyo malapit na siya sa puti. Okay. The varying shade of gray will finally form the complete
image. The effect of light on the sensitized material is not visible in the formation of images of objects. The effects could be made visible with the aid of chemical processing of the exposed sensitized material called development. Okay. Next is police photography. So when we say police photography, it is the science which deals with the study of the principles of photography and the preparation of photographic evidence and its application to police work. So when we take pictures, if you are a police officer and you take pictures, that's police photography. Ginagawa mo yon dahil trabaho mo. Kumukuha ka ng picture dahil trabaho mong kumuha ng picture. That's police photography. Yan. Basta police na kumukuha ng picture, that encompasses police photography. Okay. Four primary ways of using photography in police work. Bakit kumukuha ng picture ang isang police? As a means of identification. Familiar naman siguro kayo sa mugshots. Ito yung mga picture ng mga nahuhuli o na aaresto. Madidiscuss din mamaya. It is a method of discovering, recording, and preserving evidence. Kasi nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon or hindi talaga mapre-preserve permanently ang isang crime scene. Pero kailangan mo ng paraan para ma-preserve ito as permanent. So, one way is through the use of photographs. Then, as a way to present in the courtroom an impression of the pertinent elements of a crime. Para maipakita mo rin o maipresenta mo ito sa korte. Kasi si judge, wala naman siya sa crime scene. Hindi naman siya nagkokolekta ng ebidensya. Kaya, kailangan maipakita mo sa kanya kung ano yung itsura ng crime scene. And that is through photography. And as a training and public relations medium for police programs. Yung mga marketing strategies ng ating mga police, mga for, ayan, community relations, gumagamit sila ng photographs. So, ano ang objectives ng police photography? It produces a pictorial record of everything on the crime scene. It keeps the police officer's memory accurately as to where he finds things. Sa dami ng kaso na inaasikaso ng isang police, hindi niya maaalala talaga lahat ng detalye kung walang tulong ng pictures. Pero kung may pictures nga, mas ma-i-improve yung memory ng ating mga police. Then it helps in securing confessions, disposition, and information relating to the case. It may help certain cases. Kaya may ipapakita ka sa isang suspect. O eto, di ba, ikaw tong nasa picture na to. Hindi mo na maitatanggi na wala ka sa lugar na ito. So, pag mga ganong situation, kumbaga, mahirap nang ma-deny yun ng mga suspect. So, more or less, you will be able to get a confession. Okay. Forensic photography. It is a science which deals with the study of notion of photography, its application to law enforcement work, and the preparation of photographs for court presentation. The process of photographing crime scene or any other objects for court presentation. Almost the same definition with police photography. The only difference is that sinasabi dito for court presentation. Kasi, diba, ang kumukuha naman talaga ng pictures police. So definitely, police photography yung pag-picture sa crime scene. Pero kapag yung mga pictures na yun ay ginamit na sa pagpresenta sa korte, then it becomes forensic photography. Basta yung term na forensic always relates to the court, to the use of law enforcement, and the law. Yan. Court, law, law enforcement. Yan yung mga keywords ninyo para makatulong sa para madali ninyong ma-distinguish kung forensic photography ba siya o police photography.
Kung sinabi dyan, law enforcement work lang, then it's police photography. Pero kapag sinabi law enforcement work in relation to or for the purpose of law, for the purpose of the court, of court presentation, then it becomes forensic photography. Ganun din sa iba ninyong forensic subjects. Yung term na forensic, yun ang makatutulong sa inyo, yung word na court presentation. Yan. So ano yung importance ng forensic photography? It presents minute details of the crime scene. It is a permanent record of the crime scene. It aids the investigator to describe in court details of the crime scene that he investigated several months ago. It assists the investigator to solve crime. And then, macro photography. It is the art or process of photographing an object at greater than 1:1 ratio up to 9 times magnification. Kuha nyo. Pag sinabing 1:1, if an object is size to this, then mamamagnify mo siya ng ganito rin kalaki. Kumbaga, 1:1. Pero sabi, sa macro photography, up to 9 times. Okay? So, if an object, ang size niya is 1 millimeter, then mamamagnify mo siya times 9. Hihigit siya doon sa 1 millimeter na yun. Okay? That's macro photography. Ano naman? Ang micro photography. So, it is the art or process of photographing minute objects and magnified by the means of the microscope and enlarged from 10 times up. Napansin ninyo? Sa macro photography, up to 9 times. Up, sabi dyan, di ba? 1:1 up to 9 times. That's macro photography. Pag 10 times pataas naman ang magnification, then that's micro photography. Ibig sabihin, mas malakas ang magnifying power when it comes to micro photography. At dito, microscope na talaga ang gamit natin. Okay, ultraviolet photography. It is the art or process of photographing unseen objects by the naked eye with the use of ultraviolet rays and filters. Madaming bagay tayong hindi nakikita. Pero kapag gumamit ng UV, makikita natin yung mga bagay na yon. And artistically, ginagamit din ang UV filter in order to capture photographs such as this. Yan, gumamit siya ng UV. This is a dragonfly. Okay. Infrared photography naman. It is the art or process of photographing or recording unseen images by the naked eye by means of infrared light. Ito ay may mga forensic applications, yung infrared photography and ultraviolet photography. But some photographers use this to create art katulad ng mga to. Diba maganda naman sila tignan. Itong puno, kulay pink siya, then the sky is really blue, then the land is somehow ano siya, light brown, hindi siya green. Maganda rin naman tingnan eh. Depende kasi talaga sa tumitingin kung maganda ang isang photograph or hindi. So, it is also used in art. Then, X-ray photography. The process of photographing or recording internal structure of the body. Because when you look at a person, hindi mo naman agad makikita yung buto niya. Diba? So, you have to use an X-ray in order to see bones, baka may fracture doon or may problem sa kanyang lungs, yung basta when it comes to looking at things that are part of your internal structure, X-ray ang ginagamit. Then aerial photography, obviously man kung ano yan, kapag ang camera ay nasa ere at naka focus siya o ang pinipicturan niya ay yung ground. Kaya siya aerial. So, this is a kind of photography applied for photo mapping.
And then, underwater photography. Obvious naman. Photographing things underwater. Photographing marine life. Or baka may bangkay doon sa tubig. Then, you should be able to take pictures of that also. Then, flash photography. Obvious din kung ano ito. Applied to the technique whereby exposures are made with illumination from one or more photographs. So, katulad nitong nakikita nyo sa picture, dito sa right picture, walang flash. But dito sa left picture, meron na siyang flash. When we say flash, this is additional illumination or additional light coming from the camera. And then, mugshot photography. This is the process of taking photographs of the suspects in full length, half body, right and left side views, and two quarter views. So, yun yung pictures na kinukuha. Pag mugshot ha, full body, half body, tapos right view and left view. Half body na right and left, and then dalawa din na quarter views. Ibig sabihin yun dito lang. Shoulders up. Na left and right din. It is usually used for personal identification, which is the first use of photography in police work. Unang ginamit sa kapulisan ang photography when they used to record pictures of people. So, yun na nga, for personal identification. Then, evidence photography. So, many valuable articles of evidence can be found at the crime scene. Each object can be photographed individually and in relation to other objects at the scene. Examples of evidence to be photographed are tools, weapons, clothing, and contraband. We have a separate module for evidence and crime scene photography. So, yan. Purpose of photographing physical evidence. It is a permanent record. A permanent record is made of the original appearance of the object. Kasi nga, you have to preserve the crime scene. One way of doing that is taking pictures of it. Then the photographs can be used to in place of physical evidence to supplement the case report. Pampadagdag sa physical evidence mo. Each article is preserved from necessary handling, which might cause the evidence to deteriorate or otherwise become altered. Kasi may mga ebidensya talaga na very fragile, na kahit anong ingat mo, magbabago talaga siya. Parang dugo na nasa tela. Sa una, bright red pa yan. Pag tumagal na, titigas yung tela, tas magiging brown yung dugo. So, talagang wala kang magagawa, normal yun na mangyayari. Pero dahil may photography, makikita mo kung ano yung current state niya nung dumating ka sa crime scene. Then, a photograph should be taken at the crime scene of any piece of evidence that might deteriorate, katulad nga nung dugo at na nasa tela. Evidence that might change over time, or any evidence that cannot be moved from the scene or that might be damaged by handling. Basic requirements of a photograph admitted as evidence in court. Ito yung mga kailangan na katangian ng isang photograph para tanggapin siya bilang ebidensya sa korte. First, accurate representation. Kailangan kung ano yung itsura niya sa actual, ganun din yung itsura niya sa photograph. It should be free of distortion. Ito. For example, itong ball pen na to. Diba? Kapag nandito, mukha siyang malayo. Kapag nandyan na, mas mukha siyang malaki. Hindi ba? Parang mas malaki pa nga siya kaysa sa katawan ko, diba? Because that is one way of distorting something. So, kung kukuha ka ng picture, kailangan
free of distortion. Alam niyo yung pag kumuha ka ng picture na nakaganyan yung angle o kaya nakaganon, mukhang mas malaki yung nasa isang side, yung mas malapit yung camera kaysa doon sa malayo. Dahil yung malayo, mukha siyang maliit. Pag ganon kasi, magiging distorted. So, kailangan parallel and merong ruler sa gilid or kahit anong marking para ipakita kung ano yung actual niyang size. Yun. It should be material and relevant. Siyempre, kailangan yung picture. May connect dun sa kaso. Baka pinagpipicturan mo sila Barney, sila Sailor mo na walang kakonek-connect dun sa kaso mo. So, hindi yung tatanggapin sa korte. And it should be unbiased. All pieces of evidence should be presented in court. Hindi ka mamimili. Ah, ito, paborito sa biktima. Ito lang ang ipepresenta natin. Itong picture na to, pabor kasi to sa akusado, kaya wag na natin itong ipepresent. Mali yun. Kailangan, unbiased ka, ipepresent mo lahat. Okay. Items of physical evidence to be photographed. Objects that serve to establish the fact that a crime has been committed. Mga bagay na nagpapatunay na meron talagang krimen. For example, merong bangkay o anong pinatutunayan no, na meron talagang pinatay kasi nga may bangkay. Evidence relating to the manner in which the crime was committed. Sabihin natin yung bangkay ay meron siyang gunshot wound sa ulo. Tapos may nakita ka dong barrel. Then, yung barrel na yon, it will be considered evidence. Kasi nga, it relates to the manner kung papaano ginawa yung krimen. Objects that might provide a clue to the identity of the perpetrator. Baka may naiwan siyang gamit doon. Baka may naiwan siyang ID. May naiwan siyang fingerprint. Yung mga yan, kailangan ng picture. Clues that would connect a suspect to the crime. Anything that has any bearing on the crime such as blood splashes, signs of struggles, or any indication of drinking or drugs. And fingerprints found at the crime scene. Ito yung sinasabi ko kanina na yung picture kailangan merong ruler or kahit anong panukat. So, shoe print or tire impression should be photographed before the addition of a scale or label. So, sa dalawang picture na ito, ito ang nauna. Yung wala mo ng scale. Sinabi kasing scale, yun nga yung panukat. Tsaka mo lang siya ilalagay at pipicturan ulit. The reason is that baka kasi may bagay dito na gusto mong takpan. Kaya para ipakita kung ano yung nasa background, kailangan yung wala mo ng scale o kaya yung wala mo ng label. Then, susunod lang ito. Okay. Objectives of taking crime scene photography. To provide a pictorial record of everything regarding the crime, of course. Dahil nga hindi naman pumupunta dun ang judge at ang judge ang magdidesisyon, kailangan mong maipakita sa kanya yung crime scene. And that would be through photography. To help in seeking the police officer's memory accurately as possible as to where he finds things, and to help in securing obtaining confession, description, and information to the case. Okay. Procedure of taking photographs at the crime scene. So, meron tayong general view or long-range view, medium view or mid-range view, close-up shot, and extreme close-up shot. When we say general view or long-range view, ito yung picture ng buong vicinity ng crime scene. So, kung ang crime scene ay sabihin natin yung criminology laboratory natin sa school, alam niyo naman kung saan yun, di ba? Kung yun ang ating crime scene, then the general view or the long-range view will be the whole building. Gets nyo? Yung buong building ang pipicturan. Then, medium view or mid-range view, yung malapit na doon sa crime lab. Kumbaga, nasa labas ka na ng crime lab. Around 3 to 5 feet siguro ang layo from the physical evidence that you are taking a picture of. And then, close-up shot, mga 1 feet one foot ang layo mo doon sa pinipicturan mo. And then, extreme close-up shot, syempre, malapitan na talaga yon. Usually, medium view or mid-range view, pinapakita niya kasi kung saan banda
yung isang lugar, saang banda yung pwesto ng isang ebidensya, kaya 3 to 5 feet ang layo niya. Pag close-up shot, syempre gusto mo makita ng detalyado yung isang ebidensya. Okay? And then, legal foundation of photographic evidence. So we have Administrative Matter or AM number 01-7-01-SC. Pag sinabing SC, Supreme Court. Rules on electronic evidence. So we call this ephemeral electronic communication. This refers to telephone conversations, text messages, chat room sessions, streaming audio, streaming video, and other electronic forms of communication, the evidence of which is not recorded or retained. And then yung Rule 11 niya, Section 1, Rule 11 pertains to audio, photographic, video, and ephemeral evidence. So Section 1, audio, video, and similar evidence, audio, photographic, and video evidence of events, acts, or transactions shall be admissible provided it shall be shown, presented, or displayed to the court and shall be identified, explained, or authenticated by the person who made the recording or by some other person competent to testify on the accuracy thereof. Remember yung case ng police na may pinatay sa Tarlac? May pinatay siyang mag-ina. Naalala niyo yun? Yes, ma'am. Yung ano nga ba pangalan ng police na yun? Dating police. I forgot his name. Pero kung naalala niyo... Nuesca po. Nuesca? Opo. Yun, tama, tama. Thank you. Si Nuesca, di ba merong... Kaya nag-viral yun kasi may kumukuha ng video. Di ba? Yes, ma'am. Yung video na yun, pwede bang gamitin as evidence? Yes, ma'am. Okay, tama. Pwedeng gamitin. Kaso, di ba, may nire-require. Anong nire-require? Ito. Kailangan i-authenticate siya by the person who made the recording. Alala niyo yun? Yung nag-take ng video, parang kinukumbinsi pa siya na ipresenta yon sa korte, na i-authenticate na, opo, Your Honor, ako po yung kumuha ng video. Yun lang naman. Yun na yung authentication. Okay. Or, pwede namang hindi siya, sabi dito, by some other person competent to testify on the accuracy thereof. Sabihin na nating galing sa CCTV footage ang isang ebidensya. Then, pwedeng yung CCTV operator ang mag-testify. Ayun. And that's it. Yan!